Magandang araw po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa Live with Dr. Batu. Kamusta na ho kayo? Bago po tayo magsimula sa ating live, ang aking mga komentaryo at aking po mga opinion ay sa akin po lamang at hindi po sa aking employer. Ayan. So dito po sa amin ay hapon, dyan sa Pilipinas ay umaga. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon po, kung hindi ako nagkakamali, July 7 na po dyan sa Pilipinas. At as usual, kung gusto niyo magpabati, ilagay niyo po yung inyong location para mabati ko kayo. At ang pag-uusapan natin ngayon sa ating live, mahalaga itong pag-uusapan natin. Related pa rin to dun sa discussion kahapon. Kasi di ba, kahapon nag-live ako, no? Sana napanood niyo yung live na yun. Kung hindi, panoorin niyo. Ito yung patungkol dun sa remark ng ating Pangulo dun sa 6.1% nung tinanong siya. Sabi niya, to the effect na parang hindi siya nag-agree dun sa number kasi pagkakaalam niya, mababa yung inflation rate. It turns out na correct din pala yung ating Pangulo na 4.4% kasi year to date yung inflation rate na sinabi niya. Ayan. So sabi ni Ma'am Alma Babit, "Hi, buti naman maga ka ngayon." Opo, Ma'am Alma, kung hindi niyo po napanood yung live kahapon, maganda po yung live na yun, panoorin niyo po. Sabi ni Lynn, "Magandang umaga, good morning po sa inyo." Si Chris Guanzon, "Good morning po." Ayan, lagay niyo yung location niyo para ma-mention ko kung nasaan kayo. Ayan. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung mga sinabi pang iba ni Secretary Jok, no? Specifically dito, mga kababayan, mga followers, viewers, yung kanyang sinasabing targets. Nag-set siya ng mga targets na ang plano is marireach daw po yung mga target na yon at some point during the term of the current administration. Ayan, sabi ni Chari Bear, "Listening while traveling to Philippine Consulate in Hong Kong." Oy, kamusta niyo po ako sa mga taga-consulate dyan? "Good morning, Dr. Batu, watching from Singapore." Magandang umaga sa inyo. Si Samson Lopez, "Good morning from Lipa, Batangas." Si Finn Urmatan, "Makalalad, hello from Kainta, kamusta po kayo?" So ano to, natatawag pa pala ako, meron akong basher. Sabi ng basher, huwag daw muna magpabati, doon na rito siya discussion. Gusto ko binabati ko yung aking mga followers at viewers, lalo na yung mga laging masusugid na nag-aabang ng ating live. Yan. Kaya sabi ko nga, yeah, deserving po kayo na ma-shoutout. Di ba? Kung ayaw nyo nung ganong style, pwede maggawa rin kayo ng sarili nyong vlog. Diba? Ganun ang style ko, gusto ko binabati ko kayo. Ayan, kasi syempre part po 'yan ng ating tinatawag na engagement, 'di ba? Kailangan ine-engage natin yung ating mga followers at yung mga viewers. Kaya nga, kung first time niyo po dito manood sa ating live, mag-follow na po kayo. Ayan, sabi ko nga kahapon dito po sa ating vlog, hindi lang naman po ako nag-cater doon sa isang grupo na may certain political leanings. Welcome po sa atin lahat, 'di ba? Kahit na ikaw ay kakampink, ikaw ay kakamyellow, kung ikaw ay kakamgreen, kakampula, kakamblue, 'di ba? Lahat po kayo ay welcome. Sabi ni Gerald Hibaya, "Good morning po Dr. Batu. Gusto ko palaging manood sa iyo kasi marami akong natututunan from Panabo City, Davao del Norte." Hoy, ang layo niyan. Kamusta po kayo? Kaya mas marami pa kayong matututunan ngayon sa ating live. Ayan. So, magsimula na tayo. Ang gagawin ko po ay mag-share screen tayo. At ito i-share ko po sa inyo yung article I think this is CNN Philippines. Ayan, basahin natin ha. Teka, ayos natin. Ayun. Okay. So sabi dito, Marcos team sees at least 6.5% growth until 2028. Reveals debt poverty reduction targets. Ayan, na-publish po yan yesterday ng gabi. Ano, kaya nga sabi ko, marapat pag-usapan natin ito ngayon. Na-mention po ito ni, yung nilalaman po nitong article na ito, base po ito dun sa press conference kahapon na nandun po si Secretary Jokno. Okay, so basahin natin ha, sabay-sabay. So sabi dito, yung daw economic team ng ating Pangulo ay inaasahan po yung ating ekonomiya na lalago by at least 6.5% annually yan ha, throughout his term. Yan daw po ay ayon sa mga estimate ni Finance Secretary Jokno. Nung press conference po nung Miyerkules, sabi daw po ni Secretary Jokno, na pinaproject daw po nila yung paglago ng ating ekonomiya sa pagitan ng 6.5% at 7.5% itong taon na to. So, ibig sabihin for 2022,
ang growth po ng ating ekonomiya ay nasa pagitan ng 6.5 to 7.5%. Para naman po dun sa remainder ng termino ng ating Pangulo, itong current administration, mula po yan 2023 to 2028, ito daw po ay lalago sa pagitan ng 6.5 to 8%. Sabi pa dito, the Development Budget Coordination Committee nung panahon ni Pangulong Duterte, eh nag-set po sila ng growth ng 7 to 8% for 2022 and 6 to 7% from mula daw po next year hanggang 2025. So, ibig sabihin na ang sinasabi ng article dito ay nagbago po yung estimate. Bumaba. Kasi, di ba, estimate ni Secretary Joclo, 6.5 to 7.5, ang sinasabi nung panahon ni Pangulong Duterte was 7 to 8%. So, bumaba. So, Joclo also revealed the economic team, sabi dito, aims to bring down yung kahirapan, yung poverty rate, papunta sa single digit, 9%. Yan. So, bababa daw nila yung kahirapan. Yan ang kanilang goal. Sabi dito, noong first semester ng 2021, ang kahirapan po ay nasa 23.7%. Tumaas po ito mula 21.1% noong bago mag-pandemic. Kasi alam naman natin, noong nag-pandemia, mga kababayan, tumaas po yung antas ng kahirapan. Sabi dito, yung atin daw pamahalaan ay gustong bawasan yung debt to GDP ratio. Diba ngayon ay 63.5%. Ang kanilang balak daw po ay gawing 60%. At ang sabi dito eh gusto raw din nila na bawasan yung deficit, no, yung deficit po kasi yan yung difference nung nakokolekta ng ating gobyerno at saka yung gastusin nito. So ang balak po nila na ibababa nila ito doon sa ano, papunta doon sa pre-COVID bago magpandemya na 3% ng 3%, babasahin ko ulit ha. It will strive to trim the deficit to GDP ratio to the pre-COVID level, ayun, of 3% this 2026 to 2028 too. Yan. So sa ngayon daw po ay 8.6% ito nung nakaraang taon pa lang. Okay. Sabi dito, Joclo reaffirmed the Marcos administration's goal to achieve upper middle income status. Ayan. So actually hindi na reach ito nung time ni Pangulong Duterte kasi ang standard po para makarating tayo sa tinatawag na middle income status, kailangan po yung real GDP per capita natin ay nasa $4,046. Pero po ang nung 2019 po, okay? Ito po ay nasa $3,850 at nung pandemic po bumaba po ito ng $3,430. So, kung di dahil sa pandemic, malamang ngayon ay middle income na tayo. Yun yung point nito, okay? So as of 2021, yung ating GNI per capita ay nasa 3,640. So the Philippines could earn its status next year, sabi ng NEDA. Yan. So yun po yun. Ito yung sinasabi ng article na to. So yan ang ano, yan ang hihimay natin sa live na to. Yung ano to, yung article na yan. Pero bago natin himayin yan, tingnan muna natin yung mga gusto magpabati diyan. Si Percy Danganan from Pampanga, kamusta po kayo? Si Gregoria, good evening Dr. Batu from Brampton. Oy, kamusta yung mga taga Brampton? Matagal din ako sa Mississauga, kaya shoutout po sa inyo yung mga taga Brampton. Si Jeffrey Kuyakot, sabi dito, ano po ang pinagkaiba ng VPI at Vore VPI? Hindi ko po alam yan. I don't know. Sabi ni Mel Fermin, watching from Binangonan, Rizal, I appreciate your vlogs. Mabuhay ka at mabuhay din po kayo. Sabi ni Aaron Felix Paril, watching from Muntinlupa. Ayan, so tuloy-tuloy tayo. Ang susunod na pag-uusapan natin, kasi nga diba nabanggit dun na meron daw pong forecast, diba? So ang sabi sa forecast, pina-forecast po ni Secretary Joclo, na yung paglago po ng ekonomiya natin ay nasa pagitan ng 6.5 to 7.5% itong taon na to. Okay? At syempre doon daw sa remainder ng termino ng administrasyong Marcos, yan po ay magiging nasa pagitan ng 6.5 to 8%. So itong tanong ko sa inyo, bakit kaya sa palagay nyo mataas po yung ina-anticipate na paglago ng ating ekonomiya? So ang sagot po dyan ay ganito. Diba kung naalala po ninyo sa balita, na nag-i-strive po ang ating pamahalaan, particularly ang Department of Education, na magkaroon po ng full face-to-face reopening po ng klase sa September. Di ba? Magiging in-person na full face-to-face. At mahalaga po yan kasi pag nag-face-to-face na,
papasok po yung mga bata sa school, di ba? Papasok na sa paaralan, yung mga nasa college, yung mga nasa universidad, papasok na po. So ano ang mangyayari niyan? Gagastos sila. Pag gumastos sila, sasakay na ano to, may pamasahe, so may demand sa transportation. Kakain sila, may demand sa ano, sa pagkain, sa mga ano to, sa mga kainan, di ba? So ano pa? Bibili sila ng mga ano to, ng mga gamit pang-eskwela, etc. So yan po ay nakakapag-create ng tinatawag nating multiplier effects sa ating ekonomiya. So yung multiplier effect, ibig sabihin, kagaya niyan, pag nag-reopening na yung klase, mag-create yan ng demand sa ibang goods and services sa ating ekonomiya. At yung demand na yan, na na-create na yan, yan ang magpapalago ng ating ekonomiya. Ayan. So, yun yung una ha. Kaakibat po niyan, mga kababayan, ano, mga followers, viewers, is yung ano, 'di ba, nasa alert level 1 na, 'di ba? So ang assumption diyan, mga kababayan, is kailangan yung pandemic hindi lumala. Kumbaga, kung ano tayo ngayon, yun na yun muna. Walang bagong wave, walang mga bagong infection, hindi mag-lockdown uli. So mahalaga 'yun. So kailangan walang lockdown muna. So pag walang lockdown, alert level 1 tayo, okay 'yun. Pakatandaan din natin na sabi ko nga kanina, di ba, may multiplier effect yan pag nag-face-to-face na yung klase. Kasi nga, tandaan nyo na yung mga bata nagko-consume yan. Di ba, nagko-consume yan. Yung mga, ano to, yung mga trabaho na na-create, yung demand na na-create, eh nag-generate po yan ng additional consumption sa ating ekonomiya. At tandaan po natin na ang consumption ay, kung titingnan po nyo sa datos ha, ang consumption po, yan po ay 75% ng ating gross domestic product. So anong ibig sabihin ito? Pag lumago po ang consumption, mga kababayan, pag lumago yung consumption, lalago ang ating ekonomiya. Kaya isa sa mga susi para ma-achieve itong growth rate projection na ito is makapag face-to-face tayo by September sa ating mga klase. Ayan, so bago tayo magtuloy, sabi dito, good morning doc, nakahabol ako sa lecture for today, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, sabi ni RE Broker Alex, good morning Dr. Bato from Rizal, Laguna. Nagiging updated sa economics dahil sa iyo, thank you rin po. Si sabi ni Yods Asalba, watching from Vancouver, pa-shoutout po, i-shoutout sa inyo dyan, mga kapitbahay ko sa Vancouver. Ito ang layo, si JB Len, watching from Basilan, kamusta po kayo? Si Miranda Valda, watching from General Trias. Kamusta na po? Si Lynn Raso Garcia, watching from New York. Magandang gabi sa inyo dyan. As usual, si Telma Bangit, kamusta po kayo? Watching from Osaka. At si Ed Junicio, watching from Haen. Habol na rin natin si Dennis Quines, watching from Ontario. Kamusta po kayo? Magandang gabi sa inyo dyan. Ano ba ito? May nakalimutan ko na sasabihin sana ako. Ah, yung mga nagpapadala ng stars, re-replyan ko kayo mamaya. Mahal na mahal ko kayo. Ayan, so tuloy-tuloy tayo. Ngayon, yung growth rate na yan, na 6.5 to 7.5%, sabi ko nga kanina, merong mga assumption yan na kailangan mangyari para matuloy yan. Di ba? So, ibig sabihin, may mga risk pa rin na hindi pag nangyari yung mga risk na ito, eh posibleng hindi mangyari yung 6.5 to 7.5%. So ano ba yung mga risk na yan? Unahan na natin. Dalawang klase po yung risk na yan, mga kababayan. Dalawa. Merong tinatawag na external risk at merong domestic or internal risk. Unahin natin yung external. Yung external risk, yung digmaan sa Ukraine. Yan ay labas na yan sa Pilipinas, di ba? Hindi na wala tayong control dyan. Yan ay risk yan. At pag nagtuloy-tuloy po yung digmaan na yan at tumagal po yung digmaan na yan, may posibilidad na hindi ma-achieve itong target na to. Okay? Pag tumagal tapos mas lumala at mas lumawa. Okay? Unang-una yan. Ikalawa, yung pagtataas ng interest rate ng mga bansang kanluranan, kagaya ng Estados Unidos at mga malalaking ekonomiya kagaya ng Japan at yung mga ekonomiya sa Europa. Pag nagtaas po sila ng interest rate, eh makaka-apekto po yan sa ano to, sa ating ekonomiya rin. Kasi nga marami po tayong industriya na nakakonekta rin po sa ibang bansa, di ba? So pag nagtaas po yung interest rate, maapektuhan po yung mga industriya na yan na exposed po sila sa mga external shocks. Ngayon, yung link po between interest rate at yung ating ekonomiya, eh panoorin niyo po yung aking dating live, meron na akong diniskus niyan doon. Hindi ko na
paglalaanan niya ng panahon kasi hahaba pa po lalo yung ating life. So yun yung interest rate sa mga ibang bansa. Ikatlo, yung pag-slowdown ng China. Actually ngayon yung China nagre-reopen na, di ba? Pero may posibilidad uli na yung China eh mag-slowdown lalo pat pag nagkaroon ng mga bagong waves ng iba't ibang variant ng COVID. Di ba nga kasi ang China meron silang zero COVID strategy. So pag nagkaroon ng bagong variant tapos kumalat, di magla-lockdown sila, supply chain natin eh maaapektuhan. So yun yung ano, yan yung external factors. Ayan. Sabi nga ni Benedict Bautista watching from Nueva Ecija, sana magkaroon din po kami ng graduation economics sa inyo, Doc. Salamat sa mga informative na discussion. Oh, mayroong graduation na bibigyan ko kayo ng diploma. Bibigyan ko certificate. Ayan, Dr. Batu. Ayan, pipirmahan natin. Okay, sabi ni, ano to? Sabi ni Jesset Sapico, good morning, watching from Hong Kong. Si Roy Cruz from Cavite, magandang umaga. At si RC Wilms from Hong Kong. Magandang umaga po sa inyo. Okay, so, na-mention na natin yung external factors. Ano? Ikalawa, yung domestic factors. Domestic tayo. So ano-ano yung domestic factors? Nabanggit ko ng una yung COVID. So yung COVID, importante to. Kailangan, kaya nga sabi ko mga kababayan, ito, public service announcement. Always observe, ano yung ino-observe natin? Health protocols, di ba? So maghugas ng kamay, social distance, mag-mask, kinakailangan. Kumbaga, para sa atin din naman to mga kababayan. Kasi yung mga hindi pa nagpapabooster dyan, pabooster na kayo. Yung mga hindi pa nababakunahan, pabakuna na kayo. Kasi kailangan niya. Pag hindi natin ginawa yan, babalik tayo dun sa pagkalugmok na ating ekonomiya. So kailangan, tulungan po tayo mga kababayan. Kailangan tulungan po natin ang ating pamahalaan. Tulungan natin. So yan po ha, yung pandemic. Ikalawa, yung inflation. So pag nagtuloy-tuloy po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at lumala pa, sabi ko nga, pag lumala yung digmaan sa Ukraine, mas tataas pa po lalo ang presyo ng mga bilihin. So ang mangyayari niyan is makaka-apekto yan sa paglago ng ating ekonomiya. So may posibilidad na hindi mangyari yung gusto nilang 6.5 to 7.5. So risk po yan. Meron pa yung fiscal space. So yung fiscal space na yan, nabanggit yan kahapon, Yan yung budget deficit essentially. So pag-uusapan natin yung budget deficit maya-maya. Pero ibig sabihin niyan is kung magkaroon ba uli kung mangangailangan ng gobyerno ng pondo, pang-ayuda for example, meron ba? Ayan, para makatulong sa ating mga kababayan. So ano yan, isa rin yan sa mga risk. And then finally, ito mahalaga to mga kababayan, yung mga natural disaster. Kasi supposing nagkaroon ng bagyo, nadali ng bagyo yung ating mga palayan, di ba? So makaka-apekto yan sa agricultural sector natin. At pag makaka-apekto yan sa agricultural sector natin, makaka-apekto yan sa paglago ng ating ekonomiya. So yung mga natural disaster, yung mga pagsabog ng bulkan, mga lindol, kasama rin po yan sa mga risk. Kasama na natin si climate change. Kasi si climate change nakaka-apekto po yan sa maraming bagay, mula sa sakahan, pati sa pangingisda, pati sa productivity ng ating mga mamamayan. So nakaka-apekto po yan. At syempre, huwag din natin kalimutan yung mga peste. Diba? Yung kagaya ngayon, merong ASF, yung African Swine Flu, na nakaka-apekto po yan sa ating agriculture sector, sa sector ng meat, diba? And livestock. Ayan. So, meron dito nag-comment sandali. Meron ako nakita dito kanina na may nagsasabi na na nawala. Ay, ito, sabi ni Armando Barillas. Maganda tong tanong mo, Armando. So, i-mention ko ha. Sabi niya, why is that the growth target of BBM economic managers is too ambitious? Yung word na ambitious na yan, yan kinoin yan ng media. So, media ang kasi wala, unang-una, nung nagsalita si Secretary Jokma, wala siyang sinasabing ambitious. Kundi ako nagkakamali. Basta, panoorin niyo po yung buong yung press conference, wala po akong naalala na may binanggit siyang ambitious yung target na yun. Baka nagkakamali rin po ako, siguro panonoorin ko mamaya, pero sa pagkakaalala ko po mga kababayan, wala. At pag meron po akong panonoorin ko po uli, pero kasi una kong na-encounter yung word na ambitious na yan nung nabasa ko yung news article sa ibang pahayagan. Sabi ko, bakit nila sinasabing ambitious to? Pwede naman nilang sabihin na optimistic. Hindi ba? Pwede nilang sabing optimistic. Kasi ambitious, parang alam mo yun, parang
masyadong hindi, masyadong ambisyoso ba? Di ba? So again, ha, ano yan? Yan, meron din po siya sinabi. Ah, sinabi din ba ni Secretary Jokto? O so mali pala ako. Okay, fine. Mali ako. I stand corrected. Na ambitious yung target. Pero ang kung tatanungin nyo, hindi yan ambitious eh. Optimistic na target yan. So sabi ko nga, yung mga word na ganyan matters. Yung semantics ba? Yung pag-frame mo nung salita. Mahalaga yan. Kaya nga kung ako nag-a-advise dyan, hindi ko yan sasabihin ambitious. No. That is optimistic yung mga targets na yan. Hindi yan ano, hindi yan ambitious. Kasi pag sinabing ambitious, parang alam mo yun, parang basta parang hindi maganda dating sa akin. At hindi at ewan ko sa inyo ha, parang hindi maganda yung dating pag sinabing ambitious. Pa-shoutout dito si Miko Panlilio from Mexico, Pampanga. Kamusta na sa'yo? Sabi ni Mark Jason, meron po siya sinabi pero sarcastic. Ayan. So si ewan ko kung sino nagsabi diyan, ewan ko kung sino nagsabi. Sabi ni Randy Ingel, good evening po Dr. Batu, watching from Oxnard, California. Kamusta po kayo diyan? Ayun oh, sabi nga ni Gerald Hibaya, may negative implication po kasi nga yung word na ambitious. Kaya nga sabi ko nga, kung ako nag-a-advise diyan, hindi ko ibibigay sa kanila pag gumawa ako ng briefing note diyan sa mga 'yan. Oh, huwag niyo sasabihin na ambitious, ilagay niyo diyan na optimistic yung ating target. Basta, 'di ba? Kumpara mo sa dalawang words na 'yan, ambitious tsaka optimistic, mas maganda pakinggan yung optimistic. At tsaka mas it accurately describes what is going on. Di ba? Yung ito sabi ni Edgardo Rivera, parang yabang lang yun. Ayan. Negative daw ang dating sabi ni Josephine Advincula. Okay. So, ngayon ganito pala. So, di ba sabi ambitious daw? Eh, di ibig sabihin, parang ang ibig sabang sabihin nun eh, gawa-gawa lang ng pamahalaan natin yun o may basihan ito. Na hindi lang pamahalaan natin na nagsasabi na maat na ito hindi lang yung pamahalaan natin na nagsasabi na ito nga yung mga posibleng maging numbers dun sa paglago ng ating ekonomiya. So ganito, may papakita ko sa inyong pag-aaral ng World Bank, hanapin ko mabilis lang. Meron akong nakitang pag-aaral ng World Bank, hindi po pala World Bank, International Monetary Fund. I-share natin. So share screen, window, PDF. Ayun. So ito yung International Monetary Fund World Economic Outlook. Ito po yung na-publish nitong April 2022. At kung pupunta po tayo sa page 38, didiretso ko na. Ayan. Ito po sa page na lalakihan ko. Ang sabi dito, Annex Table 1.1.2. Asian and Pacific economies, real GDP, consumer prices, current account balance, and unemployment. So, meron ditong column, ayan mga kababayan, real GDP 2021, 2022, 2023. Projections na po itong 2022, 2023. Ha? Ibig sabihin ng projection, forecast po yan. At makikita po natin dito yung Indonesia, yung ASEAN 5, yung Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, at Malaysia. Yung mga kapitbahay natin. Ayan, lalakihan natin para makita ninyo. Ayun. Ayan. So, sinasabi dito, yung Pilipinas po, sa 2022, ngayong taon po, ang projection po nila is yung paglago ng ating ekonomiya is at 6.5%. At lalagyan ko nga ng highlighter para makita nyo. Ayun. Ayan. 6.5% po for 2022 at for 2023 ay magiging 6.3%. Ngayon, I would like to direct your attention dito. No? Makikita po ninyo na for 2022 yung projection po ng International Monetary Fund eh makikita niyo na Pilipinas po ang may pinakamataas na projected growth rate compared dun po sa mga ASEAN neighbors. Kita natin ano na 6.5 tayo. Pumapangalawa po ang Vietnam at 6. Tapos pumapangatlo ang Malaysia at 5.6. Pumapangapat po ang Indonesia at 5.4 at panghuli po ang Thailand na nasa 3.3. So nabanggit din po yan ni Secretary Jokno kahapon ano, na compared po dun sa ating mga neighbors, mataas po yung projected na growth. At makikita rin po natin dito for 2023, eh mataas pa rin po ito at 6.3%. Pero hindi na po tayong number one sa projection, number two na po tayo kasi ang number one po dito ay ang Vietnam. Ayan. So kita niyo ha, hindi na po ang nagsasabi nito ay ano, ang
ang Bangko Sentral o ang ating pamahalaan, ang nagsasabi po nito ay ang International Monetary Fund. So ibig sabihin, isang multilateral agency na po nagsasabi niyan. Ayan. Sabi ni Marife Bernardino, ambitious for me, optimistic sila. Ayan. Sabi ni Golda Matalote, ambitious parang mean to fail. Ayan. So yun nga. So anyway, yan yung forecast ng International Monetary Fund para sa ating ekonomiya sa mga darating na taon. Ayan. So tapos na tayo dun sa economic growth. Pero bago tayo magtuloy dun sa mga ano na yan, ito, yung mga iba nating topic, mayroon dito akong comment na nakita dito. So, pag ambitious parang imposible, samantalang pag optimistic, umaasa na mangyayari ito. Yun, tama po kayo. Kaya dapat po palagi tayong optimistic, parang mangyari at hindi tayo pessimistic na negatibo. Ayun. Sabi ni Bob Angkos Langga, how about Singapore? Ang Singapore po hindi kasali dun sa ano, hindi siya kasali dun sa mga minention ko kanina. Kasi nga iba yung ano eh, iba yung struktura ng ekonomiya ng Singapore kaysa dun sa ASEAN 5. Kaya usually hindi pag ASEAN 5 mga mag-similar po kasi yung ekonomiya nitong limang to, kaya maganda sila i-compare. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Nabanggit din po ni Secretary Jokno yung patungkol po sa poverty targets. Ayan. So sabi niya dito, ang gusto po nilang mangyari is gusto nilang ibaba ang poverty target to single digits. Okay? To 9%. So nung first semester po nung 2021, ang poverty incidence po ay 23.7%. Alam naman natin tumaas talaga ang kahirapan, ang antas ng kahirapan dahil po sa pandemya. Ayan. Ang gusto po nila ay ibaba po ito sa 9%. Now, ang tanong, paano nila magagawa yan? Paano nila magagawa? Tandaan natin kanina na minention natin na ang projected growth po ng ating pamahalaan is between 6.5 to 7.5%. Ayon po sa mga pag-aaral, pag lumalago po ang ekonomiya, ilalago din po ang incomes ng mga tao, at pag lumago po ang incomes ng mga tao, bababa po ang kahirapan. Ayan. So, may papakita ko sa inyo yung pag-aaral ha. Alam niyo naman tong ating vlog. Mahilig po ako sa mga research, sa mga empirical evidence. Mahilig po ako diyan. So, papakitaan ko kayo ha ng isang pag-aaral. Itong pag-aaral po na ito ay na-publish po ito sa Journal of Economic Growth. Noon po, matagal na itong study na ito, pero isa po ito sa mga well-cited na mga pag-aaral tungkol sa poverty at economic growth. Na-publish po ito noong 2002. Ang title po nito ay Growth is Good for the Poor. Ang sumulat po nito ay si David Dollar at si Art Cray. Mga sikat po yan ng mga economist po yan ng World Bank. Puro mga development economist po yan sila. Ang papakita ko po sa inyo dito, meron silang pinakitang graph na ito, papakita ko sa inyo ito. So, yun. So, itong graph na ito, pinapakita ganito mga kabayan. Doon sa x-axis, sa baba, ito yung log per capita income. So, ito yung income ng bansa. Dito naman sa y-axis, ito po yung per capita income doon po sa mga mahihirap. Poorest quintile. Ibig sabihin, yung mga pinakamahihirap na populasyon ng mga bansa. Ito pong mga dots na yan, tawag po dito mga kababayan, scatter diagram or scatter plot. Okay? At pinapakita po dito yung mga tuldok na yan. Kada isang tuldok dyan, isang bansa po yan sa isang taon. So ang pinapakita po dito mga kababayan is pag tumaas po ang per capita income by 1%, tataas po yung income ng mga mahihirap by 1.07%. So anong ibig sabihin nito? Kung susundin natin yung findings dito ni Art and Cray, ni Dollar and Cray, kung mag-grow po ang ating ekonomiya by 7%, for example, based dun sa projection ni Secretary Jokno, ibig sabihin, yung incomes po ng ating mga mahihirap, mag-grow po at least by 7%. Yun po ang ibig sabihin nung resulta na ito kung iko-connecta natin dun sa projections ng ating pamahalaan. So ano po ang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ito is kapag lumago po ang ating ekonomiya, makikinabang din po yung ating mga kababayan na nasa laylayan.
Okay? At mag-grow din po yung kanilang income, at pag nag-grow po yung kanilang income, eh makakaalis po sila sa kahirapan. Essentially, yan po ang naging strategy ng China. Alam naman po natin na ang bansang China nung pa 1950s and 1960s, eh widespread po ang kahirapan. Pero dun sa ginawa nilang strategy ng paglago ng kanilang ekonomiya, they were able to uplift millions and millions of people out of poverty in a single generation. So essentially, yan yung sinasabi natin na pag nag-grow pong ekonomiya, mawawala, hindi mawawala, o mababawasan ang kahirapan. Ayan. So sabi ni, sabi ni Miko Panlilio, sana all solid sources. Batuhin kita ng dim sum dyan. Oh, pag binatan niyo ako ng dim sum, gusto ko ng siomai, tsaka siopaw. Samahan niyo na ng hakaw, 'di ba? Gusto ko rin ng lugaw, ano pa ba? Ito congee. Yeah, masarap 'yan. Aha. Sabi ni ni MB Mountain, the challenge is the income inequality. I agree with you, MB Mountain. Sabi niya dito, how fast the fruits of economic expansion to trickle down to the bottom 30%. Kaya nga, kailangan dyan mga kababayan, makiisa tayo sa ating pamahalaan na suportahan yung mga programa na yan. Sabi ni Benedict Bautista, Doc, kapag po nagbigay ng ayuda ang gobyerno sa mga tao, ibig sabihin po tataas ang supply ng pera at mag-grow din po ba ang economy? Pero magkakaroon din po ng epekto sa interest rate at inflation rate. Totoo po yan, kasi nga pagka nagbibigay ng ayuda, magastos ang gobyerno dyan, tumataas po yung money supply at nakaka-contribute po yan sa inflation. And tandaan din natin, pero nakakatulong din po yung ayuda na yan para maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan at least temporarily, di ba? So yan yung sakripisyo na kailangan yung timbangin diyan, yung pagbabalanse ng cost and benefits niyan. Sabi ni Marcelo Celis, Doc Bato, may watchers ka na from mga Pink Lawan nanonood sa iyo ngayon. Kamusta sa inyo? Oh, sabi ko nga, di ba? Welcome sa atin yung mga lahat ng kulay. Welcome po dito sa ating vlog. Kasi sabi ko nga, yung objective ko is to teach people economics. Para kung kukuda kayo, di may alam na kayo. Di ba? Sabi ni Colleen Manggubat, ang galing niyo po. Sana hindi man lahat maintindihan niya. Ano? Sana hindi man lahat maintindihan niya. Paliwanag mo. Okay. Alright. Sabi ni Nielsen Obligar, watching from Delta. Magandang gabi po sa inyo. Okay. So tuloy-tuloy tayo. So yun yung poverty ha. So ang balak nila is mabawasan ang poverty to single digits. Kaya po yan pag nag-grow po ang ating ekonomiya. Punta naman tayo sa utang. Okay? Sovereign debt. Sabi dito ni Secretary Jokno, gusto daw niyang bawasan ang ating utang to 60%. Ngayon po, ang sovereign debt natin is at 63.5%. 63.5. So, ibig sabihin ang mababawas lang natin ay 3.5%. Sa palagay natin, bakit kaya ang liit lang ng ibabawas? Bakit maliit lang? Kasi nga, ang aking palagay dyan, ito palagay ko na lang pa, is hindi tayo hihinto sa pag-utang. Uutang pa rin. Di ba? So, uutang pa rin. Or yung mga interest nung kung magbabawas man tayo ng utang, yung pagbabawas ng utang natin, although nagbawas tayo sa principal, may interest tayong binabayaran. Ayan. Pero sabi ko nga sa mga dati kong vlog, hindi ako masyadong nababahala sa sovereign debt kasi maraming nananakot niyan eh. Sinasabi na, 63.5 na yung utang ng Pilipinas. Ang dami-dami ng utang. Kung ano-anong kuda. Pero hindi nila tinitingnan yung struktura ng mga utang kasi nga hirap din. Ewan ko ha, kailangan kasi paliwanag ng mga economist sa inyo yan eh. So, tandaan natin na ang ating sovereign debt, 63% po niyan ay domestic at 27% lang po ng ating sovereign debt ay foreign or external debt. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kung tumaas ang halaga ng dolyar, nag-depreciate ang peso kagaya ng nangyayari ngayon, hindi tayo masyadong maapektuhan as far as debt is concerned kasi 27% lang ng ating utang ay nasa foreign currency. Di ba? At tandaan din natin na among dun sa ASEAN 5, na Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam, kasama Pilipinas, tayo po, ang Pilipinas po, ang may pinakamababang external debt to GDP ratio. Tayo po may pinakamababa. At nung panahon po ng pandemya, around 4% lang po ang inilago ng external debt natin
nung panahon ni Pangulong Duterte. So ano ibig sabihin nito? Actually, in terms of yung struktura ng ating sovereign debt, ay di hamak na maayos, hindi ba? So kaya hindi ako nababahala diyan sa ano, sa sovereign debt. Actually, meron akong isang video, panoorin sa YouTube 'yan, ano, yung mabilis ang pagbayad ng utang by growing our economy. Pero ang assumption ko doon is hindi uutang ng bago. Sabi ko doon, kung hindi tayo uutang ng panibago by 6 or 7 years at 5% growth or 6% growth, nakalimutan ko na meron akong growth assumption doon, pwedeng mabayaran yung utang. Bababa na yung ating debt to GDP ratio. Kaya lang, ang nangyari dito, sabi ni Secretary Diokno, in business from 63.5 ngayon, ibababa nila to 60%. Ang aking feeling noon kagad, nung nabasa ko, sabi ko, uutang pa rin sila. Okay. Sabi ni Mayo Lani, good afternoon, Doc. Another interesting topic, I'm always following your live from New Zealand. Ayan, salamat po. Salamat po. Sabi ni, ano to? Sabi ni MB Mountain uli, we can lower the debt to GDP ratio by constantly growing at 7%. Oo nga, MB Mountain, kaya lang, ang sa palagi ko na mangyayari dito is uutang pa rin sila. Kasi nga, 3% lang yung binaba. So from 63.5%, gusto nilang ibaba to 60%. And by the way ha, kaya rin pala gusto nilang itong ibaba. Yung debt to GDP ratio. Kasi ano yan magandang senyales yan sa mga nagpapautang. Ayan. So ibig sabihin yan, pag naibababa mo yung debt to GDP ratio mo, ibig sabihin yan, ano, nakakabayad tayo ng utang. At syempre tama si Mark Jason, normal lang yan for development sa isang bansa. Totoo po yan. Okay, so tapos na tayo sa sovereign debt. Punta naman tayo dun sa huli, which is yung budget deficit. So ang sabi ni Secretary Diokno, ibababa raw nila yung deficit to GDP ratio doon sa pre-COVID level na 3%. Okay? 3% to ng ating GDP kung di ako nagkakamali. At this 2026 to 2028 too, the ratio has ballooned to 8.6% as of last year from 7.6% in end of 2020. Ayan. So ano pa ang pwedeng solusyon dyan? Kasi nga, ang nangyayari is masyadong maliit yung revenue ng government compared doon sa compared doon sa kanilang gastusin. So anong kailangan gawin? 'Di ba? So anong kailangan gawin ng ating pamahalaan upang mabawasan yung deficit? Yan. So babalik tayo doon sa panahon ni Pangulong Duterte. Babalik tayo doon sa mga alala ko noon ang secretary si Secretary Dominguez. Meron silang sinasabing na fiscal consolidation. Baka siguro naririnig niyo na 'yan sa mga balita. Fiscal consolidation. So ano bang ibig sabihin nitong fiscal consolidation? So yung fiscal consolidation ganito 'yan In theory, yung government makakapag-consolidate sila ng kanilang finances sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang kita ng pamahalaan at pagbabawas ng mga wasteful na mga gastusin. So ibig sabihin yung mga gastusin na hindi kailangan at saka corruption, sama, importante yung corruption kasi nga yung corruption nakakadagdag po yan sa gastos. Okay? So kung ma-identify nila diyan yung mga yung mga ahensya na wasteful. Ibig sabihin ng wasteful yung mga may corruption, may mga pinagkakagastusan na hindi naman importante. So pwedeng silipin yan nila, di ba? At para babawasan yung gastusin ng pamahalaan. Ngayon, meron din po yung pag-increase ng kita ng gobyerno sa pamamagitan ng pagkukolekta ng buwis. Di ba? So mas pinaigting na tax collection po. Ayan. Yan yung sinasabing fiscal consolidation. Sabi ni Joel Enverso, ang galing niyo pong magpaliwanag. Kaya pala lagi kang nire-recommend ni Ma'am Sas. Shout out kay Sas, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo Sas, hindi sisikat itong ating vlog na Dr. Bato sa Facebook. Dr. Bato. Meron din po tayong YouTube channel, oy. Kung nanonood ka sa YouTube ngayon, replay, mahal ko po kayo. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, punta kayo sa YouTube channel ko. May mga video po tayo doon. Okay, tuloy-tuloy tayo. So, ito pa. Diba sabi ko nga kanina, kailangan mag-grow yung ating ekonomiya para po bumaba ang antas ng kahirapan. Ganun din po ito, kailangan mag-grow din po yung ating ekonomiya para po magkaroon ng maraming revenue ang ating pamahalaan. Paliwanag ko sa inyo. Pag nag-grow po yung ating ekonomiya, lalaki po yung tinatawag nating tax base.
So ano po yung tax base na yan? Yung tax base na yan, yan yung isang itong konsepto na kung saan ito yung pinagkukuhaan ng kita ng gobyerno. So tax base includes yung income natin, di ba? Yung income ng mga negosyo, di ba? Pag lumaki po yung income ng mga mamamayan, pag lumaki po yung income ng mga tao, di lalaki din po yung tax na nakukulekta ng ating pamahalaan. Yun po ang ibig sabihin na lumalaki yung tax base. Yan. Yun po yan, ha? Ngayon, ano bang mga hakbang na pwede natin gawin para lumago yung ating tax base? Bukod sa, di ba alam natin na kailangan lumago nga yung ating ekonomiya, pero meron din po mga programa, may mga batas po na naisampa para maisakatuparan yan. Be of example, unang-una yung CREATE. Yung CREATE, yan yung pagbabawas ng corporate income tax. Sabi niyo, okay, Dr. Batu, magbabawas ka ng income tax sa mga corporations, di ba? Eh, di ba parang ano yan, parang ironic yan kasi kailangan nga natin i-increase yung revenue, di ba, ng pamahalaan. Bakit ka magbabawas ng tax sa mga ano, sa mga korporasyon, sa mga kumpanya? Ang idea niyan ganito. Pagka nagbawas ka ng tax sa mga corporations, maiinganyo sila na mag-expand ng kanilang negosyo. At pag nag-expand po sila ng kanilang negosyo, magha-hire po sila ng mas maraming tao at mas marami po silang maibebentang goods and services. At pag mas marami po silang na-hire na tao, di mas marami makukolektang buwis ng pamahalaan. Hindi lang yon, pag mas marami silang goods and services na ibebenta, di mas malaki po yung VAT. Di ba? Ganun lang po yung kasimple. Di ba? Ngayon, meron pang isa. Meron pa yung tinatawag na Retail Trade Liberalization Act at saka yung Public Service Act at yung Foreign Investment Act. Itong mga batas na ito, minsan gagawa ko ng separate na live at i-discuss natin yan isa-isa. No? Kasi ano yan eh, ito, importante yan. Teka, bago tayo magtuloy, sabi ni Miko Pandilio, yan ang ikinamatay ng Sri Lanka. Ganito kasi yan, Miko, no? Panoorin mo yung live ko. Meron akong YouTube video niyan about yung pwede bang ikumpara yung Sri Lanka economy at Philippine economy. Panoorin mo niya yun, nandun ang sagot dyan. Kasi, ano ito, ito mabilisan lang. Yung sa Sri Lanka kasi, nagbawas sila ng tax, tiyempo dumating yung COVID. Diba? So nagbawas sila ng tax tapos dumating yung COVID. Nung kailangan nila ng pang-ayuda, wala silang pera. Kasi nga nagbawas sila ng tax. Tapos bukod pa doon, ang laki ng utang nila panlabas. Lumaki na lumaki. Okay, so balik tayo dun sa CREATE, Retail Trade Liberalization Act, Public Service Act, at Foreign Investment Act. Itong mga amyenda sa batas na to, tsaka yung mga bagong batas na yan, this attract foreign investment. Ma-attract yung foreign investment. At pag nag-attract ng foreign investment, ano mangyayari? Mag-create sila ng trabaho sa Pilipinas. At pag nag-create sila ng mga trabaho sa Pilipinas, ang sabi ko kanina, dadami yung tao may trabaho, dadami ang buwis na makukulekta ng pamahalaan. Di ba? At yung mga tao may trabaho na yon, bibili yon. Mamimili sila, tataas ang consumption. Tandaan nyo, ang ating ekonomiya, 75% po ng ating gross domestic product is, consumption. Eh, diba? So, ibig sabihin, pag lumago yung ating consumption sector, lalago yung ating ekonomiya. At mangyayari niyan, pag lumago yung ating ekonomiya, lalaki yung tax base, kagaya nga sabi ni Cyrus Reyes, na dati kong estudyante, shoutout sa'yo, pag lumago yung tax base, ano mangyayari? Lalaki yung revenue ng gobyerno. So, yan po'y bahagi ng ating tinatawag na fiscal, kasama yan sa mga components ng fiscal consolidation. Ayan. So yan, sana marami kayong natutunan. Sabi nga ni Ma'am Alma Babi, sana nag-economics na lang ako. Kasi nga, alam nyo, ang lagi ko sinasabi sa economics, depende sa nagtuturo yan. Depende sa teacher nyo, depende sa professor. Hindi ba? So, kasi may mga iba, hindi na ituturo ng maiging economics. Napaka-importante po ng economics. Napaka-importante maintindihan natin yan. Sabi ni Marcelo Celis, Doc Batu, ang aming mahal na pambansang ekonomista. Abay, maraming salamat. Oy, by the way, baka mamayang gabi nasa SMNI po ako. Baka mamayang gabi tinan ko nga kung nag-send na sila ng confirmation. Kasi baka mamayang gabi nasa SMNI ako, i-anunsyo ko 'yun mamaya, ha. Hindi pa confirmed, baka lang. Panoorin niyo ako mamaya. Ito rin ang topic. Pag-uusapan natin 'to kasama ko si Admar mamayang gabi sa SMNI. So, ano tayo? Mag-question kayo, sasagutin ko yung mga question ninyo. May oras pa tayo. Sabi, Doc, kapag po ba nagpatuloy na lumaki ang inflation rate, makakahatak pa din po ba ito ng mga investor? Salamat po. Ganito kasi yan, good son. Salamat sa tanong mo. Ang makakahatak ng investor dyan, isa sa mga factors, is yung exchange rate.
Di ba? So pagka nagde-depreciate yung piso, ibig sabihin lumalakas yung dollar, at pag mas malaki yung dinidepreciate ng peso kaysa sa rate of inflation, ano pa rin, goods pa rin yun sa foreign investors. Kasi yung, alam mo yung ibig sabihin, kasi ang nangyayari doon, yung inilakas ng currency nila, okay? Kailangan mas malaking inilakas ng currency nila kesa doon sa rate of inflation para may ano pa rin sila, para worth it pa rin mag-invest. Isama mo na rin yung mga ano, hindi lang basta inflation rate, include mo rin yung mga tax incentives kagaya ng mga nabanggit ko kanina. Sabi ni Telma Bangit, Dr. Bato, maraming salamat sa araw na ito at marami na naman kaming natutunan. Ayan. Sa, ano to? Sabi ni Marcelo Celis, Doc, request ko sana mag-abiso kayo bago kayo mag-live. Alam mo, iniisip ko yan. Kaya lang yung mga live ko kasi depende rin sa oras ko. Busy rin ako, di ba? Ano, hindi naman ako full-time vlogger. Ano po ako eh? Eh, professor po ako. Eh, di ba nga nung nakarang araw nakapag-publish pa ako ng research? Eh, ngayon may sinisimula na naman po akong bagong research. At saka may umatend din po ako ng mga meeting. So ano po, depend yung oras ko eh, ano, pag may bakanting oras ako, ayan, tsaka ako magla-live, hindi ba? Kaya sisikapin ko po na makapag-live kahit na at least sa ano to, sa isang araw. Ayan. Sabi ni Layden Crisostomo, Hi Doc, next time po topic nyo naman, systems thinking. Ano kaya yung systems thinking? Pag-aaralan natin yan. Sige. Sabi ni, ano to, sabi ni Kin Meren, late ako, I have to watch it again later. O pwede mo naman pong panoorin nyo rin po sa YouTube, meron din po tayong YouTube channel. Pwede nyo pong panoorin dun mamaya. Sabi ni Miko Panlilio, sa palagay nyo po, Doc, ano po ang magiging solusyon para malabanan ang brain drain sa mga Pilipino? Kasama po ako sa brain drain, mga kababayan. Aminin ko na sa inyo ako, real talk lang. Kasama po ako sa brain drain. Kasama po ako dun sa mga umalis sa Pilipinas. Kaya lang po, ang compensation ko naman, ang aking ganti sa inyo dyan is yung remittances namin. Marami po kaming OFW na nasa labas ng bansa. Marami po kami, mga kababayan. Napakarami po namin. Shoutout po sa lahat ng mga OFW na followers ko at mga nanonood sa atin. Mahal ko kayo, mga kabaro ko ng OFW. At kami po yung mga OFW, kami yung nagre-represent sa brain drain na yan. Kaya lang, nakocompensate namin ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng remittances na sa ngayon po ay mahigit na 10% na po ng ating ano, ng ating gross national income. At sabi ni Dang Gonzales, good morning Doc, kami na lang po mag-a-adjust. Kasi pwede din naman panoorin, di ba? Pwede din naman panoorin yung mga live later. Ayan. Okay. So ano to? Sabi ito, last na question. Sabi ni Carlo De Leon, tingin niyo po Doc, kailangan bang palitan ng constitution? Napapanahon na. yan ang sagot ko diyan, napapanahon na. Okay. At may mga ibang po, comments dito. Yung kung nagpadala po kayo ng stars, i-re-replyan ko po kayo mamaya. Mahal na mahal ko po kayo. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at marami pong salamat sa inyong panahon sa panonood po ng ating live with Dr. Bato. Sana marami po kayong natutunan sa ating live na ito. At sa susunod po nating pakikita, naway gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal ko po kayo. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam na po. Mabuhay po kayo.